Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is Meichang Ame from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga pagpasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ame. Maraming salamat din sa nakakataba ng puso niyo mga comments, na lalo lahat kayo is resonate. Keep comment lang mga kabayan ng inyong energy is naiwa dyan, pati pangalan nyo, binabasa ko, makuha ko lang yung energy nyo, ma-resonate lang kayo sa ating reading. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo na personal reading, nasa baba po ng video nito, how to contact me. No? This is a general reading, mga kabayan. This is not your personal reading. Maaring ito is a vice versa. No? Maaring energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Maaring related sa work, life, job, friends, family, family member, co-workers, o sa business mo. Maaring nangyayari, nalakpak na. O mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan ng isipan. Para po kay Pisces, this is a bonus reading this April 2024. Okay, show me. We have the Whale, great worry over nothing. Huwag tayong mag-isip ng wala namang katuturan, okay? Nag-iisip siguro minsan, nalulungkot tayo, nag-iisip tayo, isip lang tayo ng isip, yan. Medyo, huwag tayong mag-overthinking, ano, kasi parang iba siguro sa inyo nag-iisip ng wala namang kabuluhan, ganyan, no? Nakita ko dito. Basta huwag tayong mag-worry masyado, no? Yung nakita ko to. We have the Chair Field. Tama ba ko? Someone new is entering your life. Wow, may darating daw. May bagong darating, maybe a new friend, new love, or ano to, new job, new work, new opportunity sa iba, ganyan, no? We have the kill, ba yan? Get back to the basic, yan. Kung nagkakaroon tayo ng mga kalungkutan o pagka-feel sa buhay natin, we need to back from the start, no? Yan. Mag-umpisa tayo sa basic uli. Then, why not, diba? At least marami tayo magiging experience in life, diba? Sa nakita ko dito. Mas maganda yun. We have the Seahorse. Magkakaroon mga family matters, ano? Be focused to your family, yan. Magkakaroon ng mga maaring, magkakaroon mga problema, or involve ang family mo, yan. Sa nakita ko dito. And we have the Kangaroo. Unsettled time, need to plan ahead. Okay, pero ka mga situation na hindi mo pa talaga totally ma-focus-focus. Sa nakita ko ito, we need to settle yung mga plano natin, no, para makamove ahead tayo sa buhay. No? Nakita ko we have the Lily, magkakaroon ng mga spiritual love, nakita ko dito. Magkakaroon ng mga bloom o kagandahan ng relationship with comes to your family, with comes sa bagong papasok sa buhay mo, maybe a person, a new love, or relationship, or a work man yan. We have the Lily, mag-spiritual love, maaring there's a past person, then ako nakikita, maaring ganun, no, na babalik, or maaring makikilala mo na siguro yung soulmate mo, sa nakita ko dito, no. We have the Ladder, sa nakita ko, climbing towards success. Huwag kang ihinto hanggang hindi mo nakukuha ang iyong success sa buhay. No, kailangan nating mag-climb dyan sa ladder na yan, no? Walang hihinto hanggang sa dulo. Okay? Para po kay Pisces, please show me. Pisces. Alam nyo, ang daming nakipag-communicate sa inyo, no, sa nakita ko dito. May ang daming pagbabago ako nakikita sa inyo. Ang daming kaganapan. Bakit po King of Swords? Takot ako dun, ah. Ay,
Alam mo, sa nakita ko dito, may mga nagugulat yung anak ko. May mga sitwasyon talaga na naguguluhan ka sa buhay mo. May mga sitwasyon, may mga choices, may mga pinagpipilian, marami kang wish sa buhay mo. Minsan siguro nagda-daydream ka na lang. Minsan nag-iilusyon ka, minsan nagpa-fantasize ka. No, may mga choices ako nakikita sa iyo na pinagpipilian. Maybe if you want to move on or kung saan ba sa trabaho, ang dami mo pinagpipilian. Ang dami mo gustong mangyari. Ganyan. When it comes sa love, siguro, marami nakipag-communicate sa'yo, nagpaparamdam, ganyan. Nakipag-usa, parang nahanda yung choices mo. Maaring gano'n sa iba, gano'n na. Example lang naman yun. Nakikita ko dito na naguguluhan ka when it comes to your path, no? Nandun yung part na you want to move on or you want to give effort sa mga sitwasyon pero hindi ka makapag-move on kasi siguro nagkakaroon ka ng self-doubt. Hindi ka pa na-hold ka pa ng nakaraan o nagkakaroon ng blockade sa gusto mong, sa landas mo. Nagkaroon din sa iba sa inyo na mga disappointed, nagda-disappointed kayo sa mga naging choices nyo, sa mga naging outcome na mga pinili nyo sa buhay nyo. Nagkaroon ng mga ganon. No? Siguro nagkaroon kayo ng mga lack of confidence. Nagkakaroon ng mga lack of planning sa inyo. Hindi kayo makapag-move on. Hindi kayo makapag-plano. Nagugulo kayo as in. Nagkakaroon ng mga failure. Ganyan. Perceived failure. Nagkakaroon ng mga maaring gusto nyo ng new beginning or may travel kayo kung ano man yan na pabalik. Yeah, you're turning. Hindi ka pa look to the future eh. Look ka naman sa future pero handun yung part na parang siguro it's time to free, no? It's time na rin na maging totoo tayo sa ating sarili. Sa nakita ko dito. Maging matapang ang nakikita ko dito, no? Kailangan nating makaramdam na rin ng kalayaan, no? Sa anong sitwasyon sa iyo na pinagdadaanan mo. Kailangan nating, we need to use our head when making a decision dito, no? The full universe. Parang nakita ko na rin siya. Tandaan mo na marami akong idea na nakikita sa'yo, ang daming idea, pero nahan doon sa na-holding back ka sa nakaraan. Nagdududa ka siguro sa kakayanan mo o nagdududa ka sa mga papasukin mong idea, maaring ganun. Maaring may inaalok naman sa'yo pero handun sa part na hindi mo pa siya kayang i-admit o hindi mo ma-recognize yung situation. Maaring may nag-aalok sa'yo ng new beginning, maaring nag-aalok sa'yo ng new love o new work, ganyan. Or a gift may nagbibigay sa'yo, maaring ganun, na hindi mo na-recognize. Siguro, nakikita ko dito na para baka naghihintay ka pa ng mga sign or handoon yung on and off of action, handoon yung ang dami mong katanungan sa sarili mo, ganyan, kaya ko ba? May mangyayari bang maganda? Ganyan. Magiging pasaway ka na rin sa sarili mo siguro or vice versa to. Handoon yung isa, nababagot ka na, naiinip ka na sa sarili mo, nabobored ka, no? May pagka-bored kayo sa nangyayari sa buhay nyo. Nadaming idea sa inyo. Nagkakaroon ng mga pagiging immature, no? Sa nakita ko dito. Bakit po? Ang dami nyo namang nakakaisip naman. Actually, nakaisip kayo ng mag-renew sa buhay nyo. Ang daming idea nyo naiisip, pero hindi kayo makamove. No, nakita ko dito na bakit po? Hindi sa part na gusto mo na i-release yung mga pain na nararamdaman mo or mag-getting over sa yung lahat ng paghihirap mo sa buhay mo. Sa nakita ko dito. May bimilak ka ba sa buhay mo? May bimilak ka sa buhay? Nakita ko may bimilak ka. Nakikita ko rin na doon someone is offering love sa'yo, pero nahandun sa nakablock siya or ikaw ang nagblock sa kanya. They want offering something, pero they want a reconciliation sa'yo kasi nakita niya yung halaga mo. Nakita niya yung pagpahalaga mo rin sa kanya. No? Pero handun yung they feel na rejected siya. Yan, ang nakikita ko. Sa nakita ko rin, when it comes sa'yo, handun yung part na, yung emotion na parang maaring nagkaroon ng mga rejection in the past, tapos handun din sa part na siguro na
nakita mo na rin yung halaga mo sa sarili mo, na you want to move on or you want to release the pain sa nakita ko dito. Gusto mo nang i-refresh yung emotions mo na maging masaya, pero hindi mo kaya maging masaya. O nahihirapan kang maging masaya. Kasi nahahata ka pa ng mga nangyari sa'yo. Kasi in the past, sobra ang mga sakit na nangyari sa'yo. Maari nagkaroon ng separation sa inyo, nagkaroon ng mga, siguro may inalis sa inyo, sa buhay nyo, nagkaroon ng mga depression, nagkaroon ng mga unhappiness, nagkaroon ng mga heartache, kumbaga, nagkaroon ng mga, may umiyak actually, may umiyak, magkaroon ng pag-aaway, ganyan. May mga disappointment ako nakita sa'yo. Siguro it's time to make a new beginning, ano? Ay, sabay-sabi ko, ay eh. Naloka ako sa'yo. Ay, dito ka pa rin. Nakita ko na to eh, sa'yo eh. Sabay na inis na ano si ate, ano? Alam mo, marami nakipag-communicate with it come sa'yo. Hindi ko alam kung ano yung trabaho, pero maraming tao nakipag-communicate sa'yo. At marami din ako nakikita na naaalala a good memories in the past. Yan, maaring mga friend mo, mga kapamilya mo, anak mo, basta close relationship siya na malapit sa puso mo. May mga naaalala kang good memories in the past, no? Sa nakita ko dito. Nakita ko dito, nagkakaroon ka ng delay when it comes to your path, no? Hindi yung part talaga na, siguro na, may mga unfinished business ako nakikita sa'yo, no? Kahit napagod ka na sa ginagawa mo ngayong sitwasyon ngayon, pero handin pa rin sa hindi ka, wala pa rin clear path ako nakikita sa'yo. Wala pa rin motion, wala pa rin movement ako nakita. Nagkaka-delay-delay talaga as in. Parang wala ka pang mapuntahan, tinatry mo pa rin balance yung sitwasyon para naghihintay ka na rin ng miracle sa buhay mo, no? Sa nakita ko ito. Pero may mga pumasok, may mga pumapasok naman na idea sa'yo. No? May mga pumapasok naman na idea sa'yo, pero siguro it's time to push yun, no? Sa nakita ko dito. Kasi kung ipupush mo siya, magkakaroon naman ng ano eh, victory and success sa'yo. Oh! Sabay natawa ako eh, no? Meron ka mga ideas o may tao ako nakikita na gusto makapag-communication sa'yo sa nakita ko dito. They want a union, they want a get togetherness, getting together sa'yo sa nakita ko. Maybe a close relationship, maari may malalapit sa puso mo na makikita-kita kayo na magkakaroon ng reunion o parties man yan o event, ganyan. May mga happiness, enjoy and fun ako nakikita. Maaring family mo, maaring kasamahan mo sa trabaho, friend mo, close, basta close relationship. May nakita rin ako sa iba na may mga surprise parties ako nakikita. May mga idea ka siguro na iisip na gano'n, na isurprise natin sa ganyan, maaaring gano'n. Or may mga nakita rin ako na maaaring may puntahan ka or may na isang parties, ganyan. Celebration, maaaring a wedding na nakita ko dito. Meron din tao ako nakikita, they want an offering. Ang ganda ko. Tingnan mo, oh. 1, 2, 3. Ace of ace. Wow. Oh my God. Magkakaroon ng kasiyahan. Ano, may nag-offer sa'yo, Pisces, ng kasal? Oh my God. May ikakasal. Oo nga. Siguro may nag-offer sa inyo ng kasal, ano? Kaya kinokontrol mo yung nararamdaman mo, pinag-iisipan mo kung tama ba yung magiging decision mo. Yung iba ganon. Yung iba naman, kung hindi ito kasal, siguro yung iba dito, ang trabaho nyo is dalawa or tatlo. Siguro may trabaho kayong main, tapos may mga pinagkakapirahan pa kayong dalawa. No? Yan, maaring ganun. May mga part-time job or may mga pinagkakapirahan kayo. May mga idea ako nakita sa inyo na gusto nyong gawin, no? Nakita ko dito, maaring iba is magkakaroon ng mga promises when it comes to a relationship, ng deep relationship or kaya kasalan. No, baka magkaroon ng engagement naan. Maaring may makilala ka rin na new love sa iba na makikilala mo siya sa isang celebration. Be prepared yung mga note nyo. Meron ako dating na, matagal na yun, siguro last year or this year ata. Sabi niya, ganito rin yung sinabi ko, may makilala siya sa isang celebration na new person.
Tapos, may nakilala nga daw siya sa na new person, pero hindi daw niya nakuha yung number. Kaya ngayon, warning ako na sa inyo ha, kuhanin niyo na yung number if ever na may makilala kayo o ma-attract kayong tao ha. Baka, para hindi na magsisi. Tandaan niyo, minsan lang ang event, minsan lang ang happiness, no? Kaya nakita ko ganun. Maaring ganun, may makilala kayo na new person o love o magbibigay sa inyo ng pagpapahalaga sa isang celebration ngayon. Magbibigay sa inyo ng value. Nakita ko ito is, iba is a promises, promises ng love. Yan. Magkakaroon ng iba dito ng new direction. Maaring a new love, a new work. Yan. So, nakita ko dito, if ever na may gusto kayong i-foreshoe o may gusto kayong gustong gawin. Ano ba ito? Paulitin si ate. May gusto kayong gawin na a project, maaring a new love o gusto nyo mag-jump sa new love o may gusto kayong gagawin na pagkakaperahan, you need to for sure itong ideas na to. Kasi nakita ko, these are victory and success. Magkakaroon ng overflowing of emotion, of happiness sa inyo, no? Either sa love or sa trabaho or sa business na nakita ko dito. Makakarandam kayo ng masayang-masaya. Magkakaroon ng celebration, ng inuman, ng parties. Nahaching ako. Teka lang. Sorry. Sorry, yeah. Sorry, Pisces, ha. Magkakaroon ng ganon, as in. Magkakaroon ng mga good. May papasok na pera sa inyo, as in. Dito tayo sa ano, Ace of Pentacles. Siguro yung iba sa inyo, may idea kayo na gusto niyo bumili ng bahay, gusto niyo mag-renovate ng bahay. Yan, may mga idea ako nakikita nyo. Gusto niyo pagandahin yung bahay niyo, no? O kaya yung iba dito, baka gusto niyo mag-move ng another place, gusto niyo mag-move ng sarili niyo apartment, ganyan, gusto niyo muna mag-solo, ganyan. May iba ganun. Not all of you, pero may nakita akong ganun. Yung iba dito may mga gustong mahusti siya when it comes sa pera, when it comes sa trabaho or negosyo nila, no? May mga gustong i-clarity, no? Nakikita ko dito, may mga gustong itama. May law ako nakikita sa iba, baka may law na nangyayari, no? Baka naloko ka? Naloko ka ba ng with related ang money? 'Yun sa iba sa nakita ko dito. Nagkaroon kasi ng mga panggagago sa nakita ko sa inyo. Baka masakit yung likod nyo. Nakita ko yung mga panggagago, may mga pagtataksil, may mga sadness and pain ako nakita. Pero nakita ko naman dito na may mga pinanghinayang ka, may mga pinanghinayangan ka sa nakita ko. In the past, nagkaroon ng ano, no? Siguro may mga nawala ang buhay na malalapit sa puso nyo. Ingat, ano, baka mukhang iba dito naloko ka. Either sa ano, sa love or sa pera. O sa trabaho niya. Pero na mga sitwasyon na pinag-iisipan niyo, baka import kasi nararamdaman niyo, no? May pinag-iisipan kayo every night. May ini ano ba 'yan, anak? Dito. Dito. Hello, Pisces. Ayan, si Bibi Chang, oh. Wag mo na isurvey, anak, si Bibi. Mayroon kayo iniisip every night na mga good memories or bad memories man yan, no? Na may mga part din ako nakikita sa inyo na mga na aalala niyo mga problema niyo. Sa nakita ko dito. May mga naalala kayo mga close relationship, kanya na wala kayong closure sa ngayon, no? Maaring dati mo karelasyon o kapamilya mo, mga basta malapit sa puso mo. Yan. Baka naalala mo siya, no? Every night. Nakita ko baka may travel din kayo, no? Nakita ko dito. May mga pagkikita-kita rin sa iba. May mga pinag-isip pa ka na gusto nyo magkita-kita ng mga friendship nyo in the past. Nakita ko dito. Baka may magkita-kita, no? Ano pa kay Pisces? Ang dami nyong celebration na magaganap. Nagdaldala na may anak ko. Anak, ituloy mo lang yan. Nakita ko sa inyo, masaya kayo kung nasaan kayo ngayon. Kumbaga, you are happy, single, happy, and stable.
yun na nakita ko dito. You put boundaries sa mga tao na nagsisinungaling sa'yo, no? Sa mga tao na may hidden potential sa inyo. Hindi pagiging ano, mataas yung inyong intuition or instinct, ano, sa nakita ko. You need to use your intuition, tsaka listen to your inner voice. Ang nakita ko dito, may tao na babalik, na may tao na may sikreto sa'yo, may hidden siya, na parang hindi niya sinabi sa'yo yung buong pagkatao niya. Ngayon, maaring nasaktan ka nito kasi nag-put boundaries ka sa kanya. Parang kontento ka na nga sa ngayon kahit mag-isa ka lang eh. Kahit wala kang ano eh. Past relationship to, baka iba dito nakamit na ng new love, no? Ganyan. Itong past relationship na to, maaring hot temper ito, mainitin ang ulo, babaero, lalakero, ganyan. Masyado siyang playboy. Yan. Hindi niya sinabi sa'yo yung lahat-lahat eh. Sa nakita ko dito. Ang dami niya sikreto sa buhay. Baka may kinat na rin kayo sa buhay nyo, no? Tingnan na, ano ba ito, anak? Inaano nyo naman yung pupo ni mami? Ay, pupo nyo kay mami? Siguro yung relationship, yung karelasyon nyo, kasi may nadidinig ako na ibang lengguwahe sa nakita ko dito. Siguro magkaiba kayo ng lengguwahe ng karelasyon mo, o kaya nasa ibang bansa ka sa nakita ko dito, no? Nakita ko dito with no closure na sa iyong past relationship, no? Baka nasa ibang bansa siya o ikaw nasa ibang bansa, they want a union sa'yo, pero nandun sa parts na nakikita ko na They want to heal yung nararamdaman niya. They want a union, ganyan ang partnership. Gusto niya uli ng open communication sa'yo. Yan. And then, ang nakita ko sa'yo, parang sinasabi mo, okay, before you enter to my life, sabihin mo na yung gusto mga sabihin sa akin. Sabihin mo lahat ng katotohanan, with come sa'yo. Ganyan. Parang ganun eh. Parang, bakit? parang handin yung tapang, handin yung, gusto mo na ng katotohanan, ayaw mo na ng pagsisinungaling, yan. Parang paaminin mo siya, bakit ganun, bakit ganyan, ano nangyari, ganun. Parang yun nakikita ko sa'yo. Pero parang na, sa iba dito, parang nahan doon sa part na parang in-end nyo na rin yung situation na to sa nakita ko. Sa iba ganun, parang with no closure. Parang it's time to move, parang ganun nakita ko. Parang hindi na, parang inid nyo na nga. Parang hindi na yung kasiyahan it comes sa yung buhay eh. Kasi hindi na yung nakikita ko na gusto mo na rin mag-imas eh. Hindi to ka pa rin sa part na hindi ka sumusuko sa buhay mo hanggat hindi mo nariresolba lahat ng problema mo sa buhay. Hanggat hindi ka nagiging masaya, hindi ka susuko, you want to fight dito, kahit minsan hindi ka nakapagtutulog. Iniisip mo naman siguro din. And alam mo, minsan, paiba-iba yung, ang daming energy, pero paiba-iba yung nakikita ko ito. Minsan masaya, minsan malungkot, minsan masaya, minsan nag-iisip every night. Yun ang nakikita ko sa inyo. Minsan siguro nakikita ko, overall dito, parang tinatapangan nyo na rin yung sali nyo, kahit na nai-stress kayo, kahit naiisip nyo yung mga nakaraan na nangyayari sa buhay nyo na hirap, o may mga pinagdadaanan kayong sakit ngayon, hindi na parang tinitiis nyo at nag-pretending to be happy pa rin kayo. No, so yun ang nakikita ko sa inyo. Pero basta keep going lang, wag kayong susuko. Sabi nga dito, climbing towards success. So kayong hihinto sa gitna, hanggang hindi nyo nakikita yung success nyo at yung inyong happiness sa buhay. Okay? May iba dito may bigla ang travel o may travel kayo, no? Sa nakita ko dito. Arigato, namaste, God bless.